Mama Kim, this is Tito Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tito Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Oh, sige Mark, 28 years old mula sa Cebu. Ano naman ang problema mo? Yung pinakabuod lang, ha? Kasi ganito po, may relasyon po ako 3 years na, tapos mag-prima na lang, mag-apat na sana. Mm. Kaso may iba yung text niya. Ay, habang kami pa po, nag-uusap na pala sila patago, tapos nagkikita na rin. Kasi hanggang may umamin siya sa akin na may nangyari daw sa nila. Di naman ay! Ano nangyari. May nag-kiss na daw po sila doon kasi galing sila sa inuman nun. Tapos ako, nasa work ako nun, pinauwi niya ako. Mm. Kasi nga, inamin niya nun. Tapos gusto niya na maghiwalay sa akin. Kasi na-cheat daw siya. Oh. Yun nga, hanggang ngayon, nag-iwalay kami, tapos nag-sila na. Oh. Tapos tita kayo na, parang ako naman yung, sa kanila. Parang ako naman yung nag-exist. Nag-exist? Yung... Parang ako na yung nagpaubaya, ganon. Parang ako na yung kabit eh. O, ikaw naging kabit. Teka lang ah. Wait lang, linawin lang natin. Meron kang jowa na 3 years, going 4 years na sana. Pagkatapos, itong jowa po, may nakachat na iba at may nakahalikan sa inuman. Hindi naman po na. Sa inuman, hinatid lang po siya sa bahay namin. Okay, hinatid sa bahay niyo, tapos umamin sa iyo na nag-kiss sila nung lalaking naghatid sa kanya, ganon. So, umamin siya sa akin. Tapos, ngayon, naghiwalay kayo, ganon? Paghiwalay po siya sa akin kasi... May nakasalanan doon siya sa akin. Yun na nga, namin niya. Nakipaghiwalay siya sa'yo kasi na-fall in love siya sa ibang lalaki. Eh, sabi ko, baka. Kasi hanggang ngayon, sila na eh. Ah, so ibig sabihin kayo pa, meron na rin siyang iba. Ganun na nga siguro. Ha? Ganun na nga po siguro. So, teka lang, ibig sabihin is nakipagrelasyon siya sa iba habang kayo pa, ganon. Meron mo. Parang di naman po relasyon, parang walang label po sila nun. Wala silang label noon, ganon. So, teka lang. So, ngayon, hindi pa rin kayo hiwalay o kayo pa rin? Hiwalay na po, Tita Kim. Pero yung ginagawa ko ngayon, parang ginagawa ko yung ginawa ng ex niya nung kami pa. Oh. Parang ako naman ang nanggugulo. Parang ikaw naman ang gugulo doon sa ipinagpalit sa'yo. Okay, so ngayon, ibig sabihin hiwalay na kayo, pero mahal mo pa rin siya, hindi mo pa rin siya makalimutan, ganun ba yon? Opo, kaya ginagawa ko, ako naman yung nanggugulo, baka maasa pa rin ako na baka yung nangyari sa ex niya, yung panggugulo, baka ma-fall in love pa rin siya sa akin. Ganon. So ngayon, tinatanong mo sa akin kung anong gagawin mo. Ganon ba yon? O maghihingi ka ng tip sa akin paano sila guluhin? Anong tanong mo sa akin ngayon? Hirapan ako, Tita Kim, kung tama ba itong ginagawa kong panggugulo? Okay. Gaya ng ginagawa ng ex niya. Okay, sige. So, actually, Mark, naiintindihan ko naman kung bakit mo yung ginagawa kasi mahal mo eh. At saka, wala ka namang ginawang masama. Minahal mo lang din naman siya. Tapos bigla na lang siyang umuwi na meron na lang siyang iba. Di ba masakit naman talaga yun? Naiintindihan ko yun. Pero, naiintindihan kita, hindi ibig sabihin na tama yung ginagawa nating panggugulo. Kasi kung yung babae is gumawa na ng choice at hindi ka na niya pinili, dapat magtuto na tayong magpaubaya, magpakumbaba, alang-alang na rin sa pagmamahal natin doon sa tao. Hindi pwedeng nanggugulo tayo.
Diba? Kasi mas lalo nagugulo tayo, mas lalo lang maiinis sa atin yung babae at mas lalo lang tayong makakasakit ng ibang tao. Masasaktan din natin yung damdamin natin. Kasi the more na pinupush natin yung sarili natin sa isang tao na hindi na tayo pinipili, tayo lang din naman ang nasasaktan. Yun ang sabi ko sa kanya, Tita Kim, eh, kung ginawa mo lang yan sa ex mo nung tayo pa, eh di sana masaya tayo ngayon. Eh, pero yung ginawa mong pagtataboy sa akin, parang hindi mo ginawa yun sa ex mo eh. Regardless, alam mo wala, eto ka, alam mo Mark, wala na tayong pakialam sa ex, huwag natin pakialaman yung nangyari sa ex. Ang gusto ko ngayong pag-usapan, kayong dalawa. Kasi buhay nyo yung dalawa eh. Regardless kung anong nangyari sa ex, anong mangyayari sa future, kayong dalawa ngayon. Yung babaeng minamahal mo, yung babaeng ginawa mo, ay sumama na sa ibang lalaki at may pinili ng ibang lalaki. Ikaw, hindi kanya pinili. Ang ginagawa mo ngayon, ginugulo mo siya para piliin ka, para mahalin ka. So, kahit saan mong anggulo tignan, hindi ka pinipili. At kahit saan anggulo mo tignan, talong-talo ka talaga. Kasi the more nga na pinipilit mo ang sarili mo sa kanya, the more ka lang naman sasaktan. Kaya alam mo, ang pinaka pwedeng gawin mo na talagang gayon, itigil mo na yan, huwag mo na silang guluhin, huwag ka nang magpakakabit, huwag ka nang umepal. Kasi kung hindi talaga ikaw ang pinili, hindi ikaw ang pinili. At mahirap din na babalikan ka lang ng babae dahil ang ginugulo mo sila. Diba? Mahirap yun eh. Tsaka masakit yun. Yung parang hindi naman talaga ikaw ang mahal eh, binalikan ka lang kasi ang gulo mo. Diba? Masakit yung ganon. So, mas maganda na kung babalikan ka man niya, yun ay dahil mahal ka niya at pinipili ka niya. Mas magandang babalikan ka ng babae nang hindi mo siya pinipilit o hindi mo sila ginugulo. Okay? Okay, kasi oo, masakit yan. Masakit yan, kuya. Pero mas masakit yung ipipilit mo pa yung sarili mo. Tapos araw-araw, i-reject ka pa rin ng babae. Sasabihin niya pa rin sa'yo, ayaw niya pa rin sa'yo, pipiliin niya pa rin yung lalaki. Kung babalik yung babae ng kusang loob. Hindi yung babalik yung babae dahil ginugulo mo sila. Kasi masasaktan ka lang. Okay? At mas lalong lalayo ang loob sa'yo ng babae kapag lalikol mo silang ginugulo. Ipakita mo na kaya mo. Kasi alam mo, the more na nagpapakawawa tayo, the more na dinideserve natin na iwan tayo ng isang tao. Alam mo yun, the more na feeling kawawa tayo, the more na nilalayoan tayo ng tao. Pero ipakita mo na malakas ka. Ipakita mo na masaya ka, magpagwapo ka, magpagupit ka, di magpabarbero ka, di ba? Magshave ka, bumili ka ng mga bagong damit, pagwapuin mo mismo yung sarili mo, huwag ka magmukhang kawawa na habol ng habol. Kasi kapag parang aso ka na habol ng habol, the more na dinideserve nila mo na iwanan. Diba? The more na nagkakaroon ng lakas na loob ang isang tao, naiwanan ka. Pero ipakita mo na malakas ka. Ipakita mo that you're becoming better. Ipakita mo na kaya mong tumayo mag-isa. I'm sure, mas marirealize ng babae kung sino yung pinakawalan niya. Okay, ha? Huwag masyadong manggulo. Okay, baka mamaya ipatanod ka pa niya. Huwag manggulo. Hayaan mong balikan ka ng babae kasi mahal ka, hindi dahil ginugulo mo. Okay, so maraming salamat. May tanong ka ba, Kuya Mark? Wala na po. Okay, Mark. Kayang-kaya mo yan, ha? Kayang-kaya mo yan. Thank you so much, Mark. Ayan na nga po si Mark na ang saklap din ang nangyari sa kanya. 4 years na sana sila nag-jowa niya. Tapos biglang may nakakiss lang. Yun na, iniwanan na siya. Iniwanan na agad si Kuya Mark. So, may mga ganun talaga, diba? Sabi nga sa inyo, wala sa tagal eh. Ito nga, magpo-4 years na, tapos may nakakiss lang, iniwanan na. Ay, nako. So, bottom line, kapag kayo ay inayawan na ng isang tao, pag pinagpalit na kayo, kahit mahal na mahal nyo pa, huwag nyo nang guluhin at huwag na kayong magpumilit. Kasi ang pangit din na babalik lang sa inyo yung tao kasi ginugulo ninyo at pinipilit ninyo. Mas maganda na kung magkakabalikan man kayo, yun ay dahil mahal nyo isa't isa at na-realize nyo yung worth ng isa't isa. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.